Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am by Ainee L. Sinsuat, your duly elected Vice Governor of then Province of Maguindanao and the Acting Governor of the Province of Maguindanao del Norte. We all know that by express provision of Republic Act No. 11550, Datu Sharifuddin Mastura and I had assumed and performed already the functions of Acting Governor and Vice Governor for the Province of Maguindanao del Norte. While Datu Nathaniel Mitimbang and Bai Mariam Sangki Manguda Datu assumed as Vice Governor and Governor of Maguindanao del Sur, respectively. I must emphasize that our assumption to office was properly communicated to the Office of the President, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., to the Secretary of the Department of the Interior and Local Government, the Secretary of Department of Budget and Management, the Office of the Chief Minister of Bangsamoro Autonomous Region, and the Ministry of the Interior and Local Government for BARM. From the time that we have assumed our posts, the province of Maguindanao del Norte had functioned and delivered services to our constituents and to our employees. Significant accomplishments which proved the express and implied recognition of our assumptions are the request of the DBM for Maguindanao del Norte to open our bank account for the province in the Land Bank of the Philippines. The crediting of our monthly NPA shares as our fund for Maguindanao del Norte starting January of 2023. We also submitted our annual budget to the DBM for its review. We released the salaries of the employees who joined Maguindanao del Norte. Further, the House of Representatives issued a memorandum that the first district of Maguindanao and Cotabato City will now be identified as loan district of Maguindanao del Norte. Lahat po ng ito ay nagpapakita lamang na pagkilala sa ating pag-upo bilang acting governor at pagsimula ng corporate existence ng probinsya ng Maguindanao del Norte. Bilang inyong inihalal sa pwesto, ang aming mandato ay mula po sa inyo. Dahil po ang ating gobernadora ng probinsya ng Maguindanao at siyang umupo governor ng Maguindanao del Sur na si Bai Mariam Sangki Manguda Datu ay nasa official travel po ngayon, minarapat ko po na magbigay ng aking official statement para maiwasan po ang kalituhan ng ating mga mamamayan at ng ating mga empleyado. Nais ko pong ipaalam sa lahat na kami pong mga elected officials ng probinsya ay wala pong natatanggap na official communication mula sa Office of the President o mula sa Department of the Interior and Local Government tungkol umano sa appointments as officer in charge ng mga probinsya. Kung kaya, tayo po ay patuloy na magseserbisyo sa ating katungkulang bilang inyong inihalal na opisyal. Hinihiling ko sa mga empleyado ng Maguindanao del Norte na patuloy tayong sumunod sa provision ng RA 11550 at iba pang batas. Tayo ay mag-report sa ating mga opisina dahil tayo ay may responsibilidad sa publiko. Our employees' respective appointments are still under the then One Maguindanao province. We are just implementing Article 9 on transitory and final provision of RA 11550. I assume
you all understand your duties and responsibilities and its legal consequences for your failure to report to your respective offices assigned to you. Sa atin pong mga kababayan, maging mahinahon po tayo. Kami man po ay hangad namin ng kapayapaan at kaunlaran sa ating probinsya. Dahil kami po ay inyong inihalal upang magsilbi sa inyo. Muli, ang aking hinihiling ang inyong pag-unawa at paggalang sa ating batas. Kasama po sa aking panalangin na sa pagtatapos ng ating pag-aayuno ay maipagpatuloy natin ang anumang aral na naituro sa atin ng Holy Month of Ramadan. Ako po ang inyong lingkod, by Ainee L. Sinsuat, ang inyong Vice Governor for the Province of Maguindanao at ang Acting Governor ng Maguindanao del Norte. Sukran wa bilahi tawfiq wal hidayah. May Allah subhanahu wa ta'ala bring success to all of us.